Hello guys, good day sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, Marcel Lee Vlog again. And may mga tips po ako o ituturo sa inyo kung ano po mga tawag dito. Yeah. Ang tawag po dito ay PE fittings. Ginagamit po sila sa pangtubig. Ayan. Ito po. Pag kulay black po, ang tawag po sa kanila ay PE fittings. Ayan. Ito po ay elbow. Elbow po ito. Ang tawag sa kanya ay elbow. At may mga sizes po siya. Ang pinakamaliit na po nito ay 1/2. Three-fourth po ang sunod na size. At pinakamalaking size ay 1. Ayan. Meron din po siyang size na 1/2 dito sa kabila at 3/4 naman po sa kabila. So 1/2 and 3/4 dito sa kabila. Ang tawag po sa kanya ay elbow reducer. Ayan. Pagka magkabila po siya ng size ay reducer ang tawag sa kanya. So ito pong hawak ko ay elbow ang tawag. Next po ay ang ito po. Next ay coupling. PE coupling po ito. Yung straight lang siya. Ayan. PE coupling. Meron din po siyang mga size. Katulad po ng size ng elbow. Ang pinakamaliit ay 1/2. Standard po ang 1/2. Sunod po ay 3/4. 3/4 dyan. Sunod ay 1. Ayan. Pinakamalaki po ay 1. Ayan. Ang tawag po dito ay PE coupling. PE coupling po ito. At meron din po siyang reducer. Ang reducer niya, may 1/2 dito sa kabila at 3/4 din dito sa kabila. Ayan. 1/2, 3/4, or 3/4, tapos 1. Ayan. Meron din po siya 1/2 by 1/2, 3/4 by 3/4, and 1 by 1. Ganyan. Yan po. Ang tawag po sa kanya ay coupling. Ayan. Next po, ang susunod natin sa coupling ay ito po. Ito. Ito po ay tinatawag na T. T. Ayan po, T. Pag binaliktad po ng ganyan, siya po ay T. Ayan. T. Ayan. Meron po siyang mga sizes na 1/2, 1/2, 1/2. Meron din po sa size, yung 1/2 po ay yun po ang pinaka-standard na size. Sunod po, mayroon din pong 3/4, 3/4, 3/4. Ayan. Meron din po yung pinakamalaking size ay 1. So, 1, 1, 1. Yan po ang mga typical na ano po. Yan po yung mga standard na size na ginagamit. Ang tawag po doon ay PE T fittings. Ayan. Siya po ay T. Nakatipo siya. Meron naman po siya pag iba na po ang size. Pag 1/2 to 1/2 by 3/4. 1/2 dito. 1/2 sa kabila. At sa gitna naman niya ay 3/4. Yun po ay tinatawag na reducer. Meron naman din po 3/4, 3/4, 1/2 dito. So, reducer din po ang tawag doon. Sunod naman din po, meron 1, 1, 3/4. Or 3/4, 3/4, 1. Ganon. Yun po ay tawag ng ganon ay reducer. Ngayon po ito ay T na PE. Next po, ito po ay female. Female. Ayan. Female adapter or female coupling. Ayan. Kaya po siya tinatawag na female kasi butas po siya rito. Pinapasukan siya nito. So, diba po pagbaba ay pinapasukan sa female. Ito po, papasok na dito. Pasok siya. Ibig sabihin po, female. So, pinapasukan siya. Pati po dito, pinapasukan po, female.
So, ang tawag po sa kanya, it's female coupling or female adapter. Ayan po. Ayan, meron din po siyang sizes na standard. 1/2, 1/2. Ayan, 3/4, 3/4. At ang pinakamalaki po, syempre, ay yung 1. So, 1 dito sa kabila. Meron din po siyang reducer. Meron din po itong reducer na 1/2 dito at 3/4 dito. Or, ito naman po sa kabila ay 3/4 tas 1 dito. Ayan. Tawag po talaga sa mga ganon ay reducer. Basta iba na po ang size na magkabila, ang tawag po ay reducer. Ayan. Ang next po natin ay ang last po ito. Ang tawag po sa kanya ay female. Male. Ang tawag po sa kanya ay male dahil siya po ang pumapasok sa female. So, lalaki siya. Male adapter or male coupling. Ayan. Meron po siya rito, tawag sa kanya po ay thread. So, meron pong thread, nasa labasan thread. Ito po ay nasa looban thread. Ito po yung thread. Ayan. Yan po yung thread. Ayan, yung thread. Yun yung thread, no? Ayan. Nasa loob yung thread ng babae, nasa labas naman po yung thread ng lalaki. So, male, ano siya, adapter or male coupling, tawag sa kanya. Ayan, meron din po siyang reducer. Dito yung 1/2, 3/4, 3/4, or 1/2, 1/2, 3/4, or 1/3, 3/4, or 3/4, 1/2. Depende po. Depende po yun sa, ano. Ayan. Pero usual po lang ginagamit is 3/4 to 1/2 lang. So, ang una po siguro, mga hindi na sa bahay yan, mga malalaking ano po yan. Ayan. Ito po ay, ulitin ko, male adapter or male coupling. Ayan po. Ang tawag po sa kanila ay PE. Pang tubig po. Ginagamit po sila sa tubig. So, madali po siyang gamitin kasi po hindi na nila kailangan ng itong mga ito po na fittings ito, hindi na kailangan ito ng PVC cement. Ayan. Hindi na po siya kailangan ng PVC cement. Ayan. So, hindi na po siya kailangan ito. Ano nyo lang po ito, ititread nyo lang po ito sa tubo. Ayan. Ayan po. Ang iti-check nyo po dito, binuksan ko na po siya ha. Ang iti-check nyo po dito sa fittings na to ay ito po. Sa loob po, pag binuksan nyo, meron siyang ganito. Pag wala po kasi nito ng ano, rubber na to, meron siyang magkakaroon siya ng tagas. So, ito po. Sunod ito. Ayan. Dito po. Kabilaan po yan, meron yan. Meron po siyang rubber. Sa kabila, meron din po. Tapos ito. Lahat po sila, lahat ng fittings na po, na PE fittings ay meron po nito rubber, tapos yung puti, yung black. Kaya, kailangan po, pag may bibili po kayo, bago kayo bumili, bago nyo bilhin, i-check nyo po na po kung kompleto siya. Kasi kung hindi siya kompleto, hindi po siya, magkakaroon siya ng tagas. Ayan. Mabilis lang po ito, madali silang gamitin sa mga tubo, sa blue na tubo. Ayan, PVC pipe. Ayan. Madali po siyang gamitin at hindi na po maglalagay ng Neltex. Pero po, medyo may kamahalan po siya kumpara po sa mga fittings na ito. Ito po. Ito yung mga fittings na ito. Pero usual po, ito yung mga fittings na ginagamit. Ito po ay ginagamitan ng ito, ng pandikit. PVC cement. Ayan. Kung gusto nyo po malaman kung paano po ay meron po akong link down below. Check nyo na lang po at panoorin nyo po sila. Ayan. Okay, so thank you guys. Ito po muli ay si Marcel Lee Vlog. At nagsasabing sign off na thank you po sa for watching. Bye! Sana po may matutunan po kayo. Thank you!